Totoong dahilan ng pambubugbog ni Kit Thompson sa girlfriend na si Anna Halandoni. Maaari ngang maharap sa patong-patong na reklamo ang aktor at former PBB Teen Edition 4 housemate na si Kit Thompson dahil sa akusasyon sa kanya ng girlfriend na si Anna Halandoni. Lumalabas kasing pinagbuhatan ito ng kamay ng aktor at ikinulong sa tinutuluyan nilang hotel sa Tagaytay. Maagap naman ang mga otoridad sa pagsagip kay Anna matapos nitong humingi ng tulong dahil sa ginawa ng aktor sa kanya. Kumakalat na nga sa social media ang mga letratong ipinadala nito sa kanyang kakilala, pati na rin ang text message upang humingi ng tulong dahil sa takot na mas malala pa ang gawin sa kanya ng kasintahan. Nakiusap ito sa kakilala na tumawag ng pulis at nagmamakaawa na sagipin siya. Sinabi rin ito na huwag mag-return call sa kanya dahil baka magising ang aktor. Matapos na masaklolohan si Anna, agad naman itong dinala sa ospital upang mabigyan ng karampatang lunas ang mga tinamon nitong sugat sa katawan. Hindi pa malinaw sa ngayon ang dahilan kung bakit humantong sa ganoong klase ng sitwasyon ang pagsasama ni na Anna at Kit na ilang buwan pa lamang nagtatagal. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Tagaytay PNP ang aktor upang kunan ito ng statement at pagpaliwanagin sa pangyayari. Ayon din sa naiulat, inalerto rin ng staff ng hotel sa Tagaytay ang kapulisan matapos na magkaroon ng komosyon sa hotel room na magkasintahan habang humihingi ng tulong sa mga otoridad ang kaibigan ni Anna. Isang araw naman bago ang kontrobersyal na insidenteng kinasangkutan ng celebrity couple, nagkaroon pa sila ng palitan ng mga komento sa social media. May mga netizens ang nakapansin sa usapin ng dalawa kung saan ibinahagi ni Anna ang kanyang mga larawan na may nakaipit na bulaklak sa kanyang tenga sa IG noong March 17 at nilagyan ito ng caption na hello na sinamahan ng isang flower emoji. Kinomentohan naman ni Kit ang nasabing post at sinabing see you later na siya namang nireplyan agad ni Anna ng heart eyes emoji. Dahil sa insidenteng ito, naging trending topic sa social media ang magkasintahan. Ang ilang netizens naman ay kinundena ang ginawa ng aktor at nagtanong kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon sa kanyang girlfriend. May mga netizens din ang naglabas at nagsabi ng ilang masasakit na salita laban sa aktor. Ang relasyon ni Kit at Anna ay nagsimula nang i-anunsyo ng aktor sa publiko noong December 15, 2021 sa pamamagitan ng kanyang Instagram account ang tunay na score sa pagitan nila ng sexy actress. Dito niya inamin na nasa isang romantic relationship na silang dalawa. Ipinakita nito sa isang post ang sweet moment nila na magkasama sa isang dinner date sa restaurant. Makikita itong komportableng nakaakbay sa balikat ng kasintahan. Simpleng caption lamang na our first date ang nilagay ni Kit na sinagot naman ni Anna sa comment section ng My Love na may kasamang isang red heart emoji. Ang letratong iyon ang unang beses na ipinahayag ni Kit ang tungkol sa kanilang dalawa ni Anna. Iba't ibang reaksyon naman ang ibinigay ng kanyang mga kaibigan sa nasabing jowa reveal post na iyon ng aktor at ang isa ay nagsabi pang hindi na ito magtatago ng kanilang story. Ang kaibigan naman niyang si Yves Flores ay kinansyawan pa ito at sinabing hindi na siya magsasabi ng mga masasamang words kung saan napasagot lang si Kit na puno lang siya ng mga masasayang salita. November 18 nang unang pag-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa dahil sa pagpapahiwatig ni Kit sa relasyon niya kay Anna. Nang mag-post kasi ang sexy star sa Instagram ng sexy picture niya, nagkomento ang aktor at nagtanong kung baby ko ba yan na siya namang sinagot ni Anna ng love love. May malalim bang pinag-ugatan ang kanilang away kaya nagawa ni Kit ang saktan at pagbuhatan ng kamay si Anna? May ganap nga bang away sa pagitan nilang dalawa? Maraming tanong ang pumapalibot sa nakakagulat na pangyayaring ito at ang kasagutan sa katanungan ng ilang fans ay malalaman kapag natapos na ang ginagawang investigasyon ng kapulisan sa naging sumbong na ito ng sexy star. Ayon kasi kay Brigadier General Antonio Yara, Regional Director ng Calabar Zone Police Regional Office PRO-4A, na sinagip ng pulisya ang kasintahan ni Kit sa kanilang hotel room matapos makatawag ng tulong ang biktima
sa pamamagitan ng Emergency Hotline 911. Base sa naging pahayag ng biktima, nagkaroon silang dalawa ng hindi pagkakaunawaan na nagresulta sa pisikal na karahasan. Sinaktan at sinuntok umano ni Kit ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Para kay Brigadier General Yara, ang mga ganitong klaseng violence ay hindi dapat isinasawalang bahala lamang. Sinamantala rin ito ang pagkakataon na tawagan ang ibang mga kababaihan na biktima ng karahasan na huwag matakot at isumbong kaagad sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya ang kanilang sitwasyon. Sinabi rin ng Tagaytay Police na isang paglabag ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 ang ipapataw laban kay Kit kung makikitaan ng matibay na ebidensya, habang ang mga investigador ay nagsasagawa ng mas malalim na investigasyon sa insidente. Si Anna ay isang showbiz newbie na unang napansin bilang isa sa Cardos Angels sa FPJs ang probinsyano noong 2019. Napanood din siya sa Viva Max movie na Paglaki Ko Gusto Kong Maging Pornstar noong January 2021. Nasundan din niyo ng kanyang launching movie na Manipula kung saan nakatambal niya ang aktor na si Alger Abrenica noong October 2021. Co-producer din si Anna ng nasabing pelikula sa ilalim ng itinayo niyang independent film company na A-Flix Productions. Naging kilala naman ang pangalan ni Keith Thompson sa kanyang paglabas ng bahay ni Kuya noong 2012 dahil sa paglabas nito sa seryeng Kahit Puso'y Masugatan kasama sina Gabby Concepcion, Jake Cuenca, Andy Eigenman at Iza Calzado. Pagkatapos nito ay nagkaroon siya ng back-to-back performance sa independent film na Hashtag Why, pati na rin sa Liz Ken primetime series na Forevermore. Sa talentong kanyang ipinapakita, marami ang naghihintay kung ano ang maaari niyang ipakita sa mga susunod niyang proyekto. Subalit bigla na lamang itong nawala ng walang pasabi at sa kanyang pagbabalik makalipas ang 4 na taon, napasama ito sa drama film na pinangungunahan ng Cathniel, ang The House of Us. Sa MediaCon ang nasabing pelikula noong August 22, 2018, ibinahagi ni Kit na siya ay nagpahinga panandalian sa showbiz upang mag-aral ng acting sa New York at Los Angeles. Sinabi nito na very minimal lamang noon ang kanyang kaalaman sa pag-arte, kaya naman nang matapos niyang mag-aral abroad, naramdaman niyang mas naging passionate siya sa kanyang trabaho. Sa napag-aralan nito sa acting, mas ginusto niya ang maranasan na gumawa ng iba't ibang klase ng proyekto tulad ng action. Taong 2019 ang unang mabalita ang pagkakaroon ni Kit ng isang non-showbiz girlfriend. Inamin niya ito sa isang interview sa TV show na Tonight with Boy Abunda na 2 years na ang kanyang relasyon sa model girlfriend. Binigyan din niya ng linaw ang chismis na kumalat noon dahil sa pagiging malapit nila ni 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach, kung saan pareho silang namalagi sa New York. Nilinaw nito na hindi sila nagkaroon ni Pia ng anything romantic at matagal na silang magkaibigan bago pa man ito manalo sa kanyang huling pagsubok sa Binibining Pilipinas pageant. Noong panahong iyon, nangangarap pa lamang sila na balang araw ay makatungtong din sila sa Big Apple. Para kay Pia, ang layunin ay masungkit ang korona ng Miss Universe at para naman kay Kit, ang hiling ay makamit ang kursong pag-arte. Kaya naman The Lucky One ang tawag nila sa isa't isa matapos matupad ang kanilang mga pangarap. Dahil sa sipag, tiyaga at sa ipinakita nitong galing sa pag-arte, itinanghal na Best Actor si Kit sa nagtapos na 54th World Fest Houston International Film Festival. Inihayag ng film festival ang panalo ng aktor sa kategoryang Panorama Asia sa isang post sa Facebook noong April 27, 2021. Kinilala si Kit para sa kanyang award-winning performance sa 2019 I Want Original Movie na Belle Delure. Masaya siya nang malaman niyang nominado siya sa kategorya. Ang World Fest Houston ay isang competitive film festival na nakabase sa Texas. Ito ay itinatag noong 1961 at isa sa pinakamatagal na independent film festival sa buong mundo. Katatapos lang noong nakaraang buwan ang pagpapalabas sa serye na ginawa ni Kit sa ABS-CBN, ang La Vida Lena na pinagbibidahan ni Erich Gonzalez. Makakasama rin siya sa cast ng Pinoy adaptation ng Korean series na Flower of Evil,
na pinagbibidahan naman ni Piolo Pascual at Lovey Poe. Ipinakita pa nga ni Lovey sa kanyang social media ang thank you post nito sa mga nakasama sa unang serye bilang kapamilya dahil sa natapos na rin ang ilang cycles nila ng lock-in taping. Wala pang petsa kung kailan ipapalabas ang nasabing drama, pero umaasa ang mga fans na ito ay maipalalabas na sa mga susunod na buwan. Kasalukuyan namang mapapanood sa Viva Max ang pelikulang Moonlight Butterfly, kung saan kasama si Kit Thompson at Albie Casino sa starring role film ng baguhang si Christine Bermas sa direksyon ni Joel Lamangan. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.